at pinag-uusapan dito yung pera, ganyan. O baka, mga networking, mga pera-pera dyan, pera-pera pinag-uusapan, mga sasakyan, mga ganyan-ganyan. Okay? Kasi minsan naka-encounter ako ng parang may ganong feedback daw, okay, na parang, alam mo yon, umattend ng NDO, tapos ang sabi, kino na pinag-uusapan? Pinag-uusapan pang-arap, pinag-uusapan pera, ganyan, ang corny naman, ganon. Right? So, okay, my dear friends, okay, nakatuwa lang talaga na ito lang talaga yung bukod ng industry na kung saan yung pangarap, tinatakil, tinuturuan ka ng financial literacy. Kasi imagine mo kung wala kang financial literacy, okay, at forever kang nandun sa ginagawa mo, wala ka sa ganito, ano pa yung paraan para maturuan tayo, di ba? So dito talaga, dito ko lang talaga lahat sa industry na ito natutunan, itong mga bagay na ito. Sabihin na lang natin, okay, sabihin na lang talaga natin na tayo may mga target goals tayo, okay? May mga target goals tayo. Like for example, gusto natin na sana magkaroon tayo ng bahay, okay, properties na bahay or condo, di ba? 5 million, di ba? 5 million. Oh, actually, medyo hindi high-end yung 5 million, eh, sa totoo lang, no? May hinang klase pa rin yan, no? Yung condominium na worth 5 million, di ba? Or, okay, goal mo magkaroon pa ng sasakyan, di ba? 2 million, yan. Okay? Okay na yung 2 million, magandang SUV na yan, di ba? Okay, magkaroon ka ng savings na magkano, okay, 2 million. Pero actually, sa panahon to, manipis ang savings na 2 million. Maliit lang yan. Okay, so magkano to? Okay, 9 million. Pero ang tanong, okay, ang tanong is, sino sa atin, di ba, ang, you know, sa trabaho natin, kung sa trabaho natin kukunin, yung kaya na magkaroon ng ganito, di ba? Napakarami, sobrang dami na sa kanilang lifetime, hindi kinita ang 9 million. Tama? Sa lifetime na 40 years na trabaho, okay, kung titingnan mo, di ba, hindi nila kinita ang 9 million. Tama? So, paano na, di ba? Yung pangarap na magka-condo man lang or bahay, okay, or sasakyan, or, you know, magkaroon ng savings. Tama, no? So, ngayon, tingnan lang natin. Okay, sabihin natin maganda yung trabaho mo, you can save like 10,000 a month. So, sa 1 year, nakaka 120,000 ka. So, sa 10 taon, meron kang tumataginting na 1.2 million na savings. O, oh, di ba, no? Yan, 1.2 million. Sabihin natin, o, oh, mas maganda ang trabaho ng isa, siya nakasave ng 20,000. Siyempre, that's 240K sa isang taon na savings. Sa 10 taon, that's 2.4 million. Sabihin natin, mas malupit ito, nakaka 30K. Okay ng savings. Di ba? Magkano yan, 360K sa isang taon? That's 3.6 million, di ba? Sa 10 taon. Okay. 40,000. Ito, matindi ang trabaho, maganda ang trabaho nito. Imagine mo, can save 40,000. So, sa isang taon, that's 480,000. That's 4.8 million. Tama? Okay. Pero ito ang tanong. Sino sa atin dito, okay, bago ka, you know, nag-join sa USANA at bago ka kumita ng consistent sa USANA or lumaki income sa USANA, can you save ba 20,000 a month? Diba? Sino na pa-save ng 20K a month? Pakitype ng 20K a month. Ang galing mo, okay? Kung kaya mo yon, di ba? Maganda na ang trabaho mo nun. Kung ka nakasave ka ng 30K a month, can you type 30K? O parang matamlay ang ating, ano ha? Matamlay ang ating chat box. Ano nangyari? Ang saya-saya kanina. Di ba? Okay. Ayun, parang may isang namumukod tangi na, okay, nakasave ng 30K. Okay, o di, tingnan natin, okay, kung meron, 40K, meron ba nakasave kada buwan 40K, diba? Okay, yan. So, kung ganon, diba, kung ganon, talagang mga kaibigan, all the more, okay, na kailangan natin because numbers don't lie. And in the next 10 years, tatandaan mo, no, ano na ang buhay mo noon, baka ilan ang anak mo, okay, ilan ang nag-high school na anak mo, ilan ang nag-college, o kaya naman, eh, nearing retirement ka na talaga, punta ka na sa twilight years mo, di ba? So, paano mo ahabulin, okay, yung maganda-gandang savings? Kasi kung kain pa lang, millions na rin yan eh, in the next 20 years. Granting na mabuhay ka na hanggang 80 years old. Kakain nyo ng around 3.9 million sa ordinaryong kain, 3 times a day. Di ba, kain pa lang yon? Di ba, eh, paano na yung medication, rental, and everything? Di ba, paano na, di ba? So, kaya kaibigan, importante talaga na tayo is, you know, naghahangad tayo. Okay, walang masama. Especially tayo na sa tamang opportunity. So, mga life goals. Okay, ng Pinoy. Okay, nating lahat. Okay? So, ideally. Okay, ganito. House and lot. Okay, 15 million. Ah, okay, maganda yan. Maganda yan. Kung nasa subdivision ka talaga, talagang sobrang high-end nito. 15M. Okay? Meron kang sasakyan na, you know, pwedeng dalawa yan. Okay, 5M. Pwedeng tatlo na. Okay?
So, maganda, di ba? At least kung number code, okay. Oh, savings na magkano? 10 million. Ah, okay yan. Okay. O, ano pa? Education ng mga anak mo sa magandang eskwelahan, okay. 2 million, siguro isa o dalawang anak lang to. Correct, no? So, magkano total niyan? Okay, 32 million. So, i-goal natin yung 32 million. Okay, wag lang yung 9 million, wag lang yung 5 million. Diba? Or wag lang yung kung magkano. Itong i-goal natin. Tama, ano? So, agree ba tayo dyan, guys? Okay? Okay, so parang lakhan-lakhan natin yung ating psychological wallet. Pwede to. Okay, pwede mangyari to. Diba? So, life goals. Lalo pa ngayon, nagbago na ang panahon. Bago na ang mindset, no? Lakihan na natin yung ating kawali. Diba? So, kung titingnan natin, okay, yung needs versus dreams, 'di ba? Needs versus dreams. And kung yung normal na sweldo, rate ng sweldo, okay na mga nagtatrabaho sa Pilipinas, eh talagang yung sweldo talagang sapat lang yan eh para sa food, shelter or rent, clothing and loans, 'di ba? Sapat lang, 'di ba? Eh kumusta naman yung dreams na house and lot, 'di ba? Yan car, okay, savings, education, tama? So yan yun eh. Pero syempre, sabi ko nga, doon tayo sa dreams. Mangarap tayo, okay, mangarap tayo. Huwag yung dahil laging ubos, hindi tayo makasave. Or dahil yan lang yung sweldo natin, parang, nako, no? Also, although it happened also to me, no? Dati talagang namatayan na talaga ako ng pangarap. Ang mga pangarap ko na resurrect lang talaga nung mapapunta ako dito sa company na to, no? Sa USANA talaga. Okay? Pero yun nga, no? Ang challenge ko sa inyo is that, mangarap, no? Mangarap tayo ulit, no? Pwedeng mangarap. Itong nakalagay dito na dreams, computation, pwede talaga mangyari yan. Lalo pat pag-uhusayan mo, lalo pat gagalingan mo. Diba? Okay, achieve na achieve yung 32 million na yan. Okay? Kasi talagang, tinarbaho namin yan, marami mga diamond, star diamonds, kinita na yan. Okay, yung iba, naka-trip din na, maka 4 times pa. Diba? So, alis na tayo, okay, sa ganitong level, or dagdagan natin to, okay, dagdagan natin, hindi nyo naman kailangan umalis, diba? So, dagdagan lang natin, 25,000 monthly income, okay, is it enough? Siyempre, hindi. 25,000? Saan napunta, di ba? Okay, yan na. Correct, naubos lahat because of this. No? Food, transpo, internet. Dati walang internet na binabayaran. Ngayon, lahat tayo required. Phone bill, grocery, rent, water. Okay, nagtaka tayo, grabe doc. 25,000 walang natira. Negative pa, di ba? So, salary is enough lang talaga sa lahat ng expenses natin. Napatuloy, okay, na tumataas. Okay? Tumataas, nadadagdagan pa. So, lumiliit ng lumiliit yung ating kinikita, di ba, palaki ng palaki, okay, yung ating kinakaharap na gastusan because meron mga ganito. Di ba, may mga ganyan, okay, na mga biglaan lang. Kaya naman, okay, tayo sa Pilipinas, di ba, yan, okay, nag-aral tayong lahat, ang galing-galing natin talagang, di ba, kanina, no, when I was introduced, talagang yung mga medalya, hinakot ko, lagi akong nasa top 1, okay, ng klase ko. Tayo, di ba, nag-aral tayo, elementary 6 years, 6 years nung high school, 4 years nung college, 16 years ang total natin, di ba? Anong sabi? Para magkaroon tayo ng magandang trabaho. Okay? Para magkaroon ng magandang trabaho. Yan talaga yung mindset sa ating mga Pinoy. Di ba? So, ako hindi ko binabas ang trabaho kasi ako nanggaling dyan. And for many years, talagang ako, nakatawid ako na buhay dyan, di ba? Pero talagang nakita ko din, talagang kulang. And, you know, sa trabaho natin dito sa Pilipinas, talagang sa dami na naghahanap ng trabaho, para ikaw is hindi matanggal dyan, kailangan performance level. Di ba? Performance level talaga tayo. Hindi pwedeng pa-late-late. Hindi pwedeng pa-petix-petix sa trabaho. Di ba? Talagang lahat ng lakas mo, uubusin mo. Tama? Kahit tayo naiinis kay boss, yes, boss. Tama? O overtime. Talagang hanggang uwi pa tayo ng trabaho. Di ba? No? Yung mga pasasakyan, yung mga pa-computer, pa-laptop ng kanilang company, pa-cellphone, ay nako, hindi lang overtime. Talagang kahit is oras ng gabi, di ba, tatawagan tayo. Correct, no? Talagang yung ating attitude, yung ating karakter, talagang sobrang minold ng todo. Correct? Because kailangan nating kumita because mahal natin ang ating pamilya. Talagang grabe, no? Kung sakripisyo at sakripisyo, kailangan pa natin minsan mag-aral, no? To advance our studies, our skills, alam mo yun, mag-masters, mag-PhD, alam mo, di ba, sabi nga ngayon, ang masters hindi na lang sa Pilipinas eh. Di ba, mag-masters ka sa iba't ibang bansa. Okay? PhD, ganun din. Siyempre, kung ang kalaban mo nga naman is nag-PhD, nag-masters sa ibang bansa at dito pag-graduate, nagaya ko, no? Nag-masters ako sa Pilipinas, nag-PhD ako sa Pilipinas.
meron ako mga kalaban, kasama na graduate ng, you know, US or ng Europe, Singapore, no? At least Singapore, di ba? So kami talaga, second class citizen talaga ako, kasi bakit? Dito ako nag-masters at nag-PhD. So kung talagang hihigpit pa ang competition, pwedeng matalo ako pagdating sa promotion, di ba? So ganun yun eh, correct, no? So talagang matindihan, okay? And minsan kailangan pa, ito matindi, no? Sisip-sip tayo kay boss, di ba, no? Para lang ma-promote. May mga trabaho, okay, na kailangan yata. May mga ganyan, okay? So ako, thankful ako na buti na lang, no? Hindi ko kailangan gawin yan, di ba? Para lang ma-promote. Okay? So sa amin, no? Ang labanan talaga research, no? Publications. Okay, yun talaga ang labanan. Pero talagang grabe, no? May mga ganyan talaga. So kung titinan mo, talagang madugo. Okay, Dok, ito talagang madugo din niya. And you know, again, no? Yung sinasabi mo talaga na pwede mawala pa, yung trabaho na yan, di ba? Ngayon, kung isipin ko, ano pa nga ba yung ibang way to earn kung hindi ako magkatrabaho? Mag-abroad ako, pero trabaho pa rin siya, di ba? Kasi mas malaki-laki ang income, okay, pero trabaho pa rin siya. At the end of the day, active income nga to. Pero imagine mo, bago ka makaalis, yung placement fee, di ba? Multiple exams, medical exam, okay, transportation, tirahan mo doon, pagkain, the cost of living, di ba? And ano, yung pagpapadala sa pamilya. Pero alam niyo, ang pinakamatindi dyan, yung homesickness, no? Yung homesickness. Because hindi naman lagi ang arrangement is pwede mong dalhin ang pamilya mo, di ba? Pero grabing sacrifice, di ba? Minsan yung iba talaga yung anak nila, nakikita nila saan? Sa video na lang, okay, or sa picture na lang na lumalaki. Pero, you know, laki ng impact niya, di ba? Ngayon, talagang pag ang parents absentee, ang laki ng impact niya sa mga anak pag lumalaki, di ba? So, hindi talaga bastang sacrifice siya. So, nakakalungkot mo that it really, what, okay, has to happen, okay? So, ano tayo? Kung hindi yun, di mag-negosyo tayo, traditional business, sige, okay? So, baka naman, pwede tayong kumita ng 100,000 per month, okay, sa negosyo. So, isip tayo ng mga business ideas and tingnan natin magkano yung kapital. Okay, restaurant. Okay, 2 million. Meron kang tinatagong 2 million dyan. Sige, isugal natin. Okay, restaurant. Okay, pero ang 2 million na restaurant, hindi yan Instagrammable pa eh, no? Sa totoo lang, no? Hindi yan panglaban eh. Sa talaga mga Instagrammable na mga restaurant. And naman yung social media eh. Kailangan ang restaurant mo, yung plato mo, kutsara mo, tinidor mo, yung mga utensils na yan, ganyan. Diba, yung service dapat manupit, no? Tapos yung automate mo, 2 million manipis na manipis yan sa isang restaurant. Okay, eh ang tanong, pag nag-operate yan, eh hindi naman agad meron tubo na mapapaikot mo. Talagang for ilang months to even years na talagang labas ka ng labas ng labas dyan. Diba, yung isang restaurant na bumenta ng 6,000 sa maghapon, mamimili bukas, di ba? Mamimili, magre-refill siya ng kanyang inventory. Magkano lalabas? 5,000. Sa 6,000 na sales, 5,000 bukas. Pwede pa ngang 6,500. Pwede pa ngang 7,000. Okay? Ang ipamimili. Pero ang benta magkano? 6,000. Imagine mo, di ba? So, pahabaan ng PC yan. Okay? Coffee shop is the same. 1 million. Ano yan? Lalabanan mo si Starbucks, si Tim Hortons, si... ano pa ba? Okay? Marami, di ba? Na mga coffee shop. Okay? So, anong laban mo sa mga yon? Okay? Considering yung 1 million mo na kapital, di ba? Eh, paano kung wala kang rent? Talagang ikaw yung bibili ng lupa, okay? Or ikaw yung magpapatayo talaga ng establishment, ng building, ay naku kapatid, talagang madugo yan, malabo yan. Apartment, sige, meron kang 15 million na tinago dyan. Pagawa tayo ng building, okay, ilang door apartment yan? 20? Okay, or 15? Or 10, di ba? 15 million? Magkano ang ating, ano dyan? Magkano yung ating... paupa, 'di ba, yung rental niyan. 'Di ba? Agad-agad ba may magre-rent? Okay? So ang tanong, kailan babalik ang 15 million? 'Di ba, million 'yan eh. Okay? Sa magkano? 10,000 per kwarto? Okay, 7,000. Meron pang hindi makabayad na tenant. Ganyan 'di ba? 'Yan ang sitwasyon. Naku, para na lang yan sa mga anak mo, hindi na para sa iyo 'yan, 'di ba? In case lang napapasok ka sa ganyang business. Hindi na yan para sa iyo, 'di ba? Condo for rent, 25 million. Okay 'yan. Punta ka sa Makati, no? 25 million. Okay, paparent mo na magkano yan. Diba? Magkano per month? 20,000? Okay, 15,000 or 25,000? And we're talking of 25 million capital? Kailan babalik yan? Diba? Ah, mag-i-enjoy na lang yan mga anak mo. No? Hindi na yan para sa iyo right now. Diba? Stock market, okay. 500,000, manipis yan. Okay, para magkaroon ka ng 100,000 sa isang buwan? Okay, nakita sa stock market? Magkano? Nasa 15 to 20 million ang pwede mong ilagay? At yung mga stocks mong binibili, mga companies mong binibili, di mo alam kung magbibigay ng dividends yun. Diba? Okay, meron halimbawa ako, binili na ganito, ano ba yan? 10 months na. Hindi pa nabibigay ng dividends. Alam mo yon? Ano ba yan? 9 months na.
alam mo yon, hindi nabibigyan ng dividends, hindi kumikita yung pera ko, di ba? So doon sa pito na companies na to. So mga ganun eh, di ba? So complicated din to, tama? And you know, that also requires, okay, another level of skill and you know, pag-aaral kung papasok ka sa mga ganyan. Kung franchise naman, 500,000, ano to? Di ba na franchise, 500,000? So mahina-hina, no? Ano to, mga French fries? Okay. Or ano nga ba yung mga ano, mga sundot-sundot diyan sa tabi-tabi, 'di ba? Baka ganun lang 'to eh, no? Siomay-siomay ba, 'di ba? Right? So kailan dito kikita? Hindi naman guarantee na porket franchise ang kikita sa panahon right now, because marami na rin ngayon ang lumalabas na ginagaya yung mga product na ibinebenta sa mga franchise. Alam mo 'yon? So kumusta naman, okay, malabo, okay yung 100,000 per month dito sa ganito mga traditional businesses sa panahon ngayon. Okay, sa totoo lang, di ba? At napakalaki ng risk, okay, na kailangan mong i-absorb. Ang laki ng risk exposure mo dito. Okay, artista, okay? Pwede ka naman mag-artista ngayon. Paano ba? Mag-artista ngayon? Parang ilan lang ba ang Piolo Pascual? Adyan pa ba si Piolo ngayon? Artista pa rin ba yan ngayon? Hindi ko na alam eh, di ba? Ilan lang ba ang Sara Jeronimo? Alam mo yon, di ba? Parang ang dali-dali na malaos ngayon eh, 'di ba? Yung isang TV network na wala pa. So paano na, 'di ba? Pero yung pag-aartista, okay? Magpolitiko, 'di ba? Magpolitiko, naku, kaya lang challenge din 'yan, no? Kapag talagang ang values mo hindi alin sa nakararami, baka matapos tayo ng hindi oras diyan, 'di ba? Alam mo 'yon? So ano, guys, no? Ang maganda lang is that, okay, sa paghahanap natin ng ano pang option ang pwede kong gawin, okay, para kumita, meron tayong USA na nakita at pwede siyang gawin ng part-time. Kasi guys, na yung sinasabi ko kayo ng mga negosyo, okay, ako, nagpunta pa ako ng water station, bigasan, grocery, canteen, alam mo yon, bake shop, no? Yan mga traditional business na yan. Talagang in 3 years, talagang lahat. Bagsak talaga. Alam mo yon, grabe ang competition, paliwat kanan. Pwede ka pang, you know, ang daming risk eh. Pwede ka pang makupitan, di ba? Pwede ka pang masunugan, okay? Pwede kang manakawan. Alam mo yung mga ganon. Kaya nung makita ko yung USA, sabi ko, grabe, kakaiba talaga to. Pero ang sobra ko na-appreciate, pwede ko siyang gawing part-time. Diba? Tapos, eto, small capital. Sanay ako sa daan-daan libo. Kasi yung bakery ko, magkano? 600,000 din eh. Water station ko, 600,000 din eh. Diba? May semi-seminar pa yon, diba? O yung aking canteen, may 700, yung isa 800,000. Tapos, pagdating dito sa USA, imagine mo, magkano? 36,000 when I joined, okay? 10 years ago. So, imagine mo, sa ganong halaga, o ngayon 46,000, di ba? Imagine mo ang negosyo mo international. Imagine mo ang negosyo mo online. May online system. Hindi ka makukupitan. Imagine mo kahit sino, wala mga kahawak ng pera mo dito, di ba? Diretso from Bank of America. Alam mo yon? So, talagang yung sakit na daladala ng traditional business, sabi ko, grabe, sinolusyon ng lahat. Okay ng USANA. The fact na kaya itong gawing part-time, dun pa lang. Kasi kung magninegosyo ka ng traditional, tapos may trabaho ka, that is suicide. Tama? Suicide yan. Good luck sa kapital mo. Kahit kapatid mo ang mag-manage dyan, kahit sino pang mahal mo sa buhay, iba pa rin ikaw. Tama? So kung hindi pa rin talaga ikaw, kasi may work ka, that is suicide. Okay? Kaya ako talaga naglulunok sa tuwa ng makita ko, talaga pwede itong gawin ng part-time. Wow! Alam mo yun, tapos talaga naka-join ako, bumili ako ng product, na kailangan naman namin ng product, tapos meron akong libreng negosyo, talaga, sana akong bumili ng 50,000 worth ng gamot sa Mercury Drugs nung panahon na yon. Pero eto nga naman binibigay sa akin ng Mercury Drugs, dito, 46,000 ngayon, meron kang negosyo, nag-ooperate global, meron ka pang online system, wow, di ba? Sana all. Grabe, no? Amazing lang talaga. Tapos may system pa. May system pa. Imagine nyo, bago kayo. Tapos, nakakarinig kayo ng mga gantong training ang nagkakandap, yung mga coaches, mga mentors, mga diamonds, na malaki ang resulta at talagang dumaan sa proseso ng negosyong to. Diba? Like ako, isang dekada ng buhay ko nandito na eh. Oh, imagine mo, after na ako mag-join, ang sabi ng mentor ko, uy, attend ka ng training. Talaga may pa ganon? Diba? Oh, may sistema, no? May pa-training, tuturuan ka, ganyan, aside from dito. Tuturuan ka pa ng team mo, tuturuan ka pa ng mga coaches mo. O diba? Ang lupit lang, diba? So naka-amaze because we help people solve their problems, okay, dito sa ating business na to. We're actually providing solutions, diba? So alam natin, diba, health, okay yan sa panahon ngayon. Finances na kailangan ng tao, diba?
And of course, okay, time freedom na gusto natin. Diba? Doon sa mga last year, no, nag-lockdown ng todo, first 2 months. Okay, or gano'n, no, mga 2 months na lockdown. Nakatikim ang marami ng, grabe no, kasama ko yung anak ko, tapos nagkaroon ng mga work from home, tapos hala, pinababalik na ngayon. Diba? Parang yung iba, how I wish na talaga yung trabaho ko is forever na lang na work from home. Or kaya, no, hindi na lang talaga ako magtatrabaho and yet I can earn sa bahay. Okay, nakasama ko yung mga anak ko. Diba yung gano'n eh? Right? Anong tawag doon? Time freedom. Okay, time freedom. Tama? So basically, that yung klase ng tao, 3 to 4, okay, na klase ng tao. With all, no? Kumbaga, respect with health, finances, okay, and time freedom, ang meron at wala ng mga yan. Una, okay, ito yung mga nagtatrabaho, okay? Well, health, okay, dahil nasa working age ka, assuming bata pa, healthy ka pa, di ba? May sweldo ka naman, may kita ka. So, somehow may pera ka, di ba? Pero wala kang time freedom, tama? Wala ka halos time limit, okay? Sa anak or sa mga events ng family, ganyan. Ito yung mga nag-work, okay? So, medyo masakit itong pakinggan. I remember the first time I heard this, parang sabi ko, wow, parang medyo masakit ito sa tenga, di ba? Yan, no? Parang hindi tayo komportable marinig to. Okay, especially kung nag-work tayo. Pero actually, tanggapin lang talaga natin na reality bites at ito talaga yung katotohanan ng buhay, no? Okay. So, ito naman yung isa na tambay, no? Ito yung tambay. May health siya, wala siyang pera. Pero meron siyang time. Tama? Okay? Sometimes, ang sabi nga ng tambay, ako kaya ito ng pera, okay lang. At least meron akong time freedom. Iba nga dyan, trabaho ng trabaho, wala nga silang time freedom. Ako rin silang financial freedom. Ako at least, tambay ako, di ba? Di ba? Meron mga ganyan minsan, eh, no? Namimiloso po sila. Okay, kasi trabaho ka ng trabaho, wala ka naman malaki nakikita, wala ka nang ipon, mas magaling pa ako, tambay, di ba? Para saan tayong kumakain? Ito naman yung, okay, retiring, okay, nag-retire na. So, medyo kumbaga, hindi lahat ganun ka-healthy, di ba? May sakit na, no? Mataas na, you know, yung hypertension, taas, you know, may mga hyperacidity na, okay, ano na, masakit ang tuhod, ganyan, di ba? So, yung health, no? Question na yan. Pero wala na yung health. Pero may pera naman kasi nakakuha naman ng retirement, okay, sa company. And meron naman siya ngayon na time freedom kasi nga ganyan. Pero imagine nyo guys, no, parang ba't ganon doc? Parang lagi na lang may nawawala. Parang wala talaga maka-perfect. Yung tatrabaho, problema niya yung time. Yun namang, ano, yun namang tambay, ang problema niya yung pera. Okay, yun naman nag-retire, nagkakaproblema naman siya sa health. Ano ba, di ba? So kung ikaw is bata ka ngayon, you are in your prime 20s, prime 30s, prime 40s, mga kaibigan, may isa pa. Diba? Ito yung mga nag-uusana na nakita ko, grabe. Pwede ba makapagpalit ng edad sa inyo? Ang mabata nyo? Ako, nagsimula sa uusana, 29 anos na ako. Parang feeling ko, late na ako. Alam mo yung ganon, diba? Nakakita ko ng 20 years old, 21, 22, goal director. Nakadesign na rin sa trabaho. Kumikita na rin siya ng magkano? 30,000 a week, 40,000 a week. Parang grabe. Napakalukso ko sa alam mo yon, sa tuwa na sana magkaganon ako. Alam mo, diba? Itong mga to, may health. Okay, ang mabata, hala, okay, may finances sila, no? May pera sila, o ano pa, eventually nakakalis na sa trabaho, di ba? Ang dami ganyan, nakapita natin na, wow, because as introduced earlier, isa din ako sa hindi ko talaga ina-expect na talaga iiwan ko yung aking high-paying job na talagang tinarbaho ko ng pagkatagal-tagal bago kong marating yon. Nagpakamatay ako, nagpakasunog ako ng kilay, okay? All because nakita ko, sayo sana, yung health pwedeng check, di ba? Pwedeng hindi ako magkaroon ng, you know, sakit, okay, or malubhang sakit in the future kasi hindi naman ako ganun ka-stress dito, di ba? Or may stress dito. Nakita ko financial kapag inayos ko talaga to, ginalingan ko dito, tinodo ko dito, heart and soul, ibigay ko dito sa business na to. Alam mo yon, check din yan, di ba? Time freedom, nako, check din yan, di ba? Kaya first 3 years ko talagang tinodo ko na talaga, okay? Tinodo ko na talaga, talagang pinaspasan ko, binilisan ko. So kung bago ka ako, I suggest kung talagang gusto mo ng puro check yan, bilisan mo, paspasan mo. Okay, gusto mo ma-check yan. Gusto ba natin check itong mga to, guys, no? Gusto mo lahat check? Okay, kung gusto mo check lahat yan, okay, pakitype ng me kung gusto mo check. Oh, Doc Edu, gusto ko check talaga yan. Kahit 50 na ako, gusto ko check pa rin yung health. Okay, kahit 60 na ako, malakas pa naman ako, gusto ko ma-check pa rin lahat yan, di ba? Okay, ako, bilisan natin, guys, okay, because success loves speed. Ako ang ginawa kong strategy. Kung yan talaga yung gusto ko, nakita ko at the end of the day, kahit ano pang accolade, kahit ano pang award, kahit ano pang mga recognition,
ang ibigay sa akin sa trabaho ko at then at the day hindi ko may at the end of the day, di ba, hindi yan transferable, hindi yan, yun ang naintindihan ko eh. The end of the day, ang importante sa tao, quality life. Sa panahon ganito, maybe pwede mong isipin quality life na nagagawa mo ang gusto mo and yet, wala kang problema sa pena, wala kang problema sa time, wala kang problema sa health, nagagawa mo yung passion mo. Di ba yun yung gusto natin, di ba? So ako, ang tip ko parati dyan, bilisan mo na, ano mo yun? Kaya tinuturo namin to sa inyo. You sana is the only opportunity na talagang kayang i-check itong three bigger pictures of life. The three bigger pictures of life. Health, finances, and time. Diba? So talagang wagi tayo. And again, no, bakit you sana? Kasi imagine nyo naman, okay, best nutritional supplement manufacturer of the year, okay, company of the year, okay, rated number one brand, 40 million meals, hindi na lang 40 million yan, yung natutulungan ng company. Sabi ko, grabe. Diba? Kung sa school to, baka MIT to, no? Massachusetts Institute of Technology or kaya Harvard. Oh, ganun kagaling, di ba? Multi-awarded eh. Tama? Kasi sabi ko, bagay ako dito. Okay, bagay ako dito because multi-awarded din ako sa estudyante ako. Di ba? Narinig kong lesson ako nung nagtatrabaho ako. Di ba? Oh, dapat dun ako sa multi-awarded company. Di ba? So, dito ko pupunta sa tested, proven, okay, talagang kilalang kilala talaga, no? Talagang ibang level ng kanyang brand equity, di ba? So talagang sabi ko, dito na ako. And sa Pilipinas, for the past 3 consecutive years, we are considered number one. Itong 700 plus awards na napanalunan, hindi pa to ganong ka-updated. Okay, I'm sure. Kasi may napadagdag na naman. Di ba? Okay? So, ito pa ang mga bagong pasabog. Oh, right? So, USANA, the healthiest family on earth, okay, informed choice, okay, .org, trusted by sport, okay, tayo din is, yan, USP, United States Pharmacopeia, okay, ano pa, certified sport, okay, NSF, consumerlab.com for the 6 consecutive years, best in business award, Bravo Award ni Kevin Guest, okay, best places to work, okay, ganyan. So, napakadami. So, ako sa akin, importante, napakagandang validation na tama itong pinuntahan kong company. Okay? Kasi multi-awarded eh. Tapos mga third party eh, ang nagbibigay ng award eh. Hindi kung sino-sino lang eh, di ba? Mga third party to mga nagbibigay ng award na to. And syempre, marami namang companies ang gumagawa ng nagmamanufacture or mga gumagawa ng mga, you know, mga food supplements or mga kung ano na mga related products, di ba? Pero sabi ko, for a company na ma-recognize ng napakaraming beses, eh hindi tsamba to. Hindi to tsamba. Talagang matindi tong company na to. Talagang may direction to. May kapupuntahan to. Bagay na bagay ako dito because sa akin importante yung oras. Ayaw na ayaw kong ilagay yung 5 years dito, 7 years ko dito, tapos magsasara, mawawala. Sabi ko dun talaga ako sa sobrang siguradong company. Okay, nag-a-agree ba tayo doon? Okay, dun sa ganong mindset na, Duk-edu, 5 years of your life natin to eh. 10 years of our lives to eh. Hindi to pwedeng matapon kung saan-saan, di ba? Kaya ako, syempre ako nag-resign ako, di ba, sa aking trabaho. Sigurado ba talaga ako? Sigurado ba talaga ako? Sabi sa akin, baliw ka na ba? Ganda-ganda ng trabaho mo, aalis ka. Alam mo yun, pinaghirapan mo ng todo, alis ka ng ganun-ganun lang. Ano ka ba? Baka hindi ka na makabalik pag umalis ka, ganyan. Sigurado ka ba sa decision mo? Friend, siguradong-siguradong-sigurado ako. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Siguradong-siguradong-sigurado ako. Kasi bakit? Look at this company, no? Look at the profile of the company. Look, okay, doon sa result ko nagawa ng 3 years na part-time. Diba? Okay? So, imagine mo yon. And true enough, diba? 10 years na ako dito. 10 years na ako dito. Marami akong frustration sa sarili ko. Okay? Sa pag-build ko sa aking negosyo. Diba? Pero guys, sa totoo lang, there was never a day na na-frustrate ako sa company na to. There was never a day na na-frustrate ako sa USANA. Okay? Tandaan nyo yan. O pati yung sinasabi, grabe itong company na to. Sobrang taas ng standard and talagang built to last. This is a company that is built to last. So if you know that book, anong sinasabi doon? Yun daw talagang mga companies built to last are companies that are what? Driven by vision. And you know, fortunately and gladly, we are a company that's driven by the vision of the founder. Kaya napakalupit. Kaya tayo ay built to last. Kaya sabi ko, grabe, ang sarap lang din, ang bait talaga ni Lord na dinala ako dito, nakapunta ako dito. To think na ako cold market. Hindi ko kailangan nag-invite sa akin. Yung nag-sponsor sa akin, wala kami mutual friend. Cold market lang ako, di ba? So, pwede pa lang maka-cold market ka, makakuha ka ng sponsor, eh hindi mo kilala, di ba?
lalo pang at mataas ang belief level mo sa company na pinasukan mo. Because ang nag-sponsor sa akin, si Mentor Ed Miguel, one of our Diamond Directors and talagang forever top income earner, okay, sa ating company, is napakataas ng belief level dito sa industry, sa company, sa products. Kaya naman natap niya ako. Diba? So, ganun lang yun eh, no? So, agree ba kayo sa akin, guys, na talagang grateful ka na nasa iyo sana ka, type letter G. Type letter G, okay? Pero niniwala ka na, I'm mentor, grateful po ako dito. Sa ngayon, maybe ang result ko mahina pa or hindi pa ako nagkaka-result, hindi pa ako nag-i-income, pero alam ko may mangyayari sa akin dito. The fact na nandun ako sa tamang company, okay, that means a lot na. Diba, no? So, yun yun eh. O ito pa mga ganito, mga certification of GMP compliance of a manufacturer, certificate of registration, kosher, halal certified, Islamic food and nutrition, blah, 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 di ba? UST, United States Pharmacopeia, ibig sabihin, yung kung ano mga ingredients nandoon, na-check nila yan, di ba? Yung impact niyan sa health mo, yung kung gaano kabilis na absorb ng katawan, na-check din yan, yung safety, okay, ng mga gumagamit, na-check din yan, kaya tayo pasado, di ba? Kaya tayo UST. NSF, okay, yan, matindi rin yan, no? Bago makuha, right? So talagang sobra, sobrang talaga nakaka-amaze. So the company is solid, okay? Alam nyo, no, narinig nyo, the company is zero debt. It's a zero debt company. Dumaan at dumaan at dumaan, okay? Ang matinding bugso ng pandemic, nalampasan niyan, diba? In all the countries, nalampasan. And I remember yung letter, okay? Yung letter ng president natin, okay, nung first 3 months na mayroong pandemic, talagang anong sinasabi doon, hindi tayo madidistrap, hindi tayo magpapadistrapt. We will continue growing, di ba? And sabi ko, matindi. Matindi ang company, matindi yung mga tao sa likod ng company. Kaya sabi ko, grabe lang, di ba? Yung feeling of safety na hinahanap mo, feeling of safety na hindi ka iiwan ng kumpanya mo, is naramdaman ko ng 101% dito sa USANA. Di ba? Okay, kasi sa iba, parang ang dating sa trabaho, natatakot na rin, baka magsara na ang company, nakarinig ka na ng mga ganun balita, dito, ramdam ko ang feeling of safety. Diba? So, do we agree with that, no? Nandun ang feeling of safety, type letter S. That means safe na safe tayo sa company na to. Diba? So, talking about, okay, the industry naman, maganda ba talaga ang network marketing? Legal ba talaga ang network marketing? Hindi ba talaga basta-basta ang mga nag-network marketing? Alam mo yon. So, guys, no? For sure, okay, kilala nyo naman or narinig nyo na si Richard Branson, diba? Ito yung kagagaling lang sa outer space. At ito, nag-iimbita na, sino daw ba ang gustong sumama sa kanya? Okay, na-explore na naman, di ba? Ang outer space, ganyan. So, ito, iba rin talaga ang mindset nito, okay? Nitong negosyante na to. So, let me play this, okay? Panoorin yung mabuti. Talk about this audience, the network marketing community. There's about 100 million people around the world that are engaged in this. It does approximately $200 billion a year in revenue. It's growing, it's expanding, and these home-based entrepreneurs are looking for a better life for their families. Do you think it's a good idea for a person to get involved in network marketing? I think we were involved in network marketing once with a cosmetics company in the UK, and we would have, you know, a dinner every year with all these young entrepreneurs from all over the country, and they were, you know, sometimes they were a mum, you know, with children who wanted to make some money on the side, you know, and sometimes they were relying on it completely, you know, for their living. And it was tremendous seeing the enthusiasm, how much it transformed their lives, and what a difference it made to them. So I'm a tremendous believer in network marketing, and I'm a great believer in entrepreneurs. I think all the future jobs in the next 20 or 30 years will be created by network marketing entrepreneurs and other entrepreneurs around the world, starting off from scratch or starting off very small and making a real difference. Oh, di ba, no? Grabe, no? So, hindi kung sino-sino lang, di ba? So, this is Richard Branson, and this is a video na kitang-kita nyo naman talaga, di ba, na ini-interview ni Eric Worre, di ba? The network marketing or MLM guru, di ba? So, ito nung sinasabi niya, yan, tinanong-tinanong-tinanong natin. Tremendous believer, okay, of network marketing. Diba? So, nakaka-amaze. So, tayo is a billion-dollar industry, okay? And kung makita nyo dito, 1.5 trillion generated yearly, diba?
in sales since 2009. So hindi na lang yan ngayon. Diba, $600 billion naman had been paid, diba, since 2009. Hindi pa to ganun ka-updated tong data na to, diba? So talagang we are now considered a $1 trillion industry. So napakalaking benefit, no, okay, ng industry na to, ng negosyo na to, compared sa mga negosyong dinaanan natin kanina, sa mga sinabi ko. Kasi talagang si Paul Sinfilzer, okay, talagang economic advisor to ng two US former presidents. Anong sabi niya with direct selling? Okay, kung saan part ang network marketing, MLM, multi-level marketing, our industry. So the headaches of traditional business ownership are virtually eliminated. Sa totoo lang. Diba? Kasi talagang sabi ko, 10 years na ako dito, diba? 10 years na ako dito. Isa na ako sa may mga malalaking organizations sa buong USA ng Philippines. And imagine nyo, no? Nakatulog ako na walang sakit ng ulo na yung kagaya ng sakit ng ulo ng negosyante, di ba? Yung iba kailangan po, nag-i-inventory na sila ngayon, mamamanigay sila bukas, diba? Magluluto, ibibenta nila online, sila pa ang magpapak, magpapadeliver, and all, lahat ng sakit ng ulo. Di ba? Kahit sabihin mo nag-online at nag-adapt sila ng online-online selling, ganun pa rin eh. Ang sakit pa rin talaga sa ulo, di ba? So imagine mo dito, wala tayong pwede kang walang pwesto. Ako, imagine mo, executive one-star diamond, wala naman kaya nakikita ang building ni Doc Edo na, oh, nandun yung mga product. Wala akong ganon, di ba, na building. Wala akong mga empleyadong sinusweldohan. Wala akong accounting na, you know, accounting department. Walang mga ganon, di ba? Wala akong nirerentahan na space, etc. Walang mga ganong sakit ng ulo. Wala yung mga, di ba? So, sabi ko, this is really amazing. And, okay, nakatuwa lang kasi talagang ito nga, yung product natin, sikat na sikat, ginagamit na mga hindi kung sino-sino na ng mga athletes, kundi talagang ito po, no, mga league, okay, at mga organizations na nagpa-participate saan? Sa Olympics, di ba? Right? And ako, dahil ako ay researcher, okay, wala po kayong may encounter na PhD na hindi marunong sa research. Tatandaan nyo. Okay? Lalo na ngayon, di ba? Kasi kami, nung time namin, time parang namin noon, wala kaming subject na walang research na requirement. Lahat ng requirement ng aming subject, kahit minor subject yan, puro research pa rin yan. At hindi basta-bastang research, kailangan publishable. Hindi yung para makakompile lang sa subject at nabigyan ka ng grade na 3.0, okay, or, you know, 5, mga ganyan, okay. Ang target mo talaga kung sa Lasal ka is 4.0. That means 1.0, okay, in other universities. That's the highest grade. Ang habol mo is maka 4.0 ka, di ba, sa papel, para malaki ang chance na mapublish siyaan, hindi lang sa Philippines, kundi sa ibang mga high-tiered journals, okay, mga ganon. So, ito, kung nakikita nyo, itong study na ito, yung nutritional supplement comparative guide, okay, I think ang iba may copy nito or naipakita ito sa inyo. Ako talaga sa totoo lang, no, sa likod niyan, merong mga, yan, may mga references. Ako, syempre, adik akong mag-check, eh, totoo ba to? Baka kung ano lang to, baka pakawala lang to. Tingnan ko nga, di ba? Tingnan ko yung mga references. Hinanap ko yan, sabi ko, grabe, totoo. And you know what I found? Okay, high-tiered journals, mga hindi basta-basta, okay, ang journals na kung saan na-publish, okay, ang USANA, at the same time, yung mga sources na ginamit para makapag-come up sa libro na comparative guide. So, hindi itong libro kung ano-ano lang, kasi sabihin ko, hindi itong libro na ito, eh, di ba? Imagine mo ang company, ang isang company na multinational, then i-rate mo lang na 3-star, i-rate mo lang na 2-star, di ba? So, syempre, pwedeng lumaban yung mga yan, pwedeng kasuhan ka ng mga yan, di ba? So, kung alangan lang din ang ginamit mong method, no? Method of the study, research methodology, eh, yari ka talaga. Because we're talking of multinational companies. Yari ka kung basta-basta lang yung method na ginamit mo sa pag-aaral. At sasabihin mo, ang produkto ko na pinaghirapan namin, 2-star, 3-star, sunugin ang librong yan, di ba? Bulok yung libro nyo, ganun-ganun, di ba? Pero imagine nyo, for many years, since napaka-scientific ng approach dito sa study na to, imagine nyo, talagang, ano ba, di ba? Napatunayan, di ba? And patuloy, tayo po ang number one dyan. And, okay, panoodin nyo lang to para mas maintindihan nyo pa, di ba? When you walk into a store and about to buy a supplement, how do you actually know which one's the best one for you? And how does your book go through the process of outlining it? Walk us through those details. Well, what we've done in the book is we've taken a scientific discipline to evaluate the product. First of all, we developed an analysis model based upon the published recommendations of 12 other nutritional authorities. We didn't want to put our particular bias into it, so we relied on, we stood on the shoulders of others, so to speak, and developed this criteria. And then we applied it to 18 different health supports.
we call 18 different health support criteria, such as heart health, metabolic health, level of inflammation, and on and on and on. And so it's 18 different ways of kind of kicking the tires and looking under the hood. So you found companies that were doing a good job. Absolutely. A lot of good companies, a lot of mediocre companies, a lot of companies that, whose products are very popular in the market, that when you look at what's actually in the product, it's pretty mediocre. What we did is we based it on a scale of 1 to 5 stars. Pretty intuitive. It's like a 1-star hotel. You probably don't want to stay in a 1-star hotel. You probably like to stay in a 5-star hotel. Right. Same thing with selecting these products. And then those products that scored 5 out of 5 stars, we invited every company that we evaluated that scored 5 stars, and we said, hey, put your money where your mouth is. Take your product, run it through an independent assessment body like the U.S. Pharmacopeia program or the NSF vitamin supplement program. Demonstrate to us that you are manufacturing to basically pharmaceutical standards, and show us the GMP of certification. And then what we want you to do is take your product off the shelf and have an independent lab assess that product, so what it says on the label we know is actually in the book. So give us the final answer. I mean, who do you like? Who did the best? Well, there are some good companies out there. Oh, and one of the companies, I think it's a trusted partner with your show. Oh, di ba, no? So nakita natin na talagang grabe, no? Hindi basta-basta. So Sinut Research is independent research company, okay? And anong sabi, talagang tayo, no? Tayo talaga yung best of the best. And walang makaka-question dyan because napaka-scientific ng approach doon sa study na ginawa, okay? So ako, I also happen to personally ask, okay, si Dr. Lal McWilliam dyan, okay? So nung makita ko yan sa Singapore, and talagang kahit siya mismo, amiss na amiss, di ba? So yan yung maganda, no? So that's, no, about the, you know, the company, di ba? USANA, okay, yan, and of course the industry. So dahil bago ka dito, a little review lang, okay, ng ilang way to earn, no? So paano ka kikita dito, di ba? Yung sabi, di ba? Pwede kang nagbenta, di ba? Yan. Pero ako, personally, hindi na ako nag-focus talaga sa pagbibenta. Yung mga products ko talaga when I joined, talagang for family consumption lang talaga. Because ang target ko talaga is mag-business. Okay, sabi ko, hindi na ako dun sa benta na uubos ng oras ko, pero 300, 600, 400 lang naman. So ang sa akin, okay, ang gusto ko talaga yung malaking pagkita. Diba? So nag-focus ako saan? Okay, sa okay weekly commission, sa number 2. Sabi ko, mag-build ako ng business ng network dito. Okay, so ano yan? Diba, lahat naman tayo, basically, nag-join dito at nagkaroon tayo ng business center, at yung business center na yan, meron yung left at meron yung right organization, di ba? So ang goal natin is, okay, yung mga friends natin, kakilala natin, dalahin dito, they can be users, resellers, or business builders, or if you are more strategic, gawin mo sila or dalhin mo sila sa angulo, okay, na business building, okay, or network building, di ba? So ang nakakamiss lang is that, dito, no, dahil nga, lalo na ngayon, no, talagang online na, kay lumiit lalo ang mundo kasi imagine mo, katransact mo, US, naging user mo, okay, taga Italy, sumali siya, magaling siya magbenta, okay, taga Canada, okay, or taga Japan man yan, di ba? Ang galing mag-build ng business dito, imagine mo international, di ba? Yung iyong business. So sabi ko, ito talagang tatargetin ko, okay? Dito talaga ako sa network building because I really like, okay, the weekly commission. So, lahat ng mga points, syempre, okay, is manggagaling sa products. So ito yung mga products and the corresponding points, di ba? Kaya ito mga taong to, bumibili, package, or sila mismo nagko-customize. Yan yung mga points na umaakyat, okay, sa'yo, pagka-join mo. And all, and ito, di ba? Lahat ng yan, lahat ng mga points na yan nagpo-flow up 100%. Okay? Flow up yan sa iyong right, sa iyong left, okay? So, ano yung points yan ng mga products, di ba? Sila bumibili. And they're coming from different places, okay, different countries. So let's say ang umakyat na points, okay, ang products total for this as of today, for example, is 1.5. Sa right mo is 1,000 points. Okay, so nagkakaroon ka ng small side, di ba? So paano ka babayaran, di ba? So ito na, yung small side times 20%, okay, that's $200. Okay, i-multiply yan saan, okay? Or i-convert yan saan? Sa local currency, di ba? To be credited saan? Sa iyong bank account. So pati mo $200 times 51, ito pa sa USANA, di ba? 51. Ang palitan sa labas, 49, 50, sa atin 51, di ba? So, panalo tayo. So, yung 1,000 na small side na yan, since magsisiro na dahil binigyan ka ng $200, okay, since tayo nga ay binary, left and right, iba minus yung 1,000 dun sa 1,500 sa left side mo, di ba? So, meron ka dyan na matitirang 500 points, okay, and that is what?
that will be automatically rolled over the following week. So, ito din yung ipinaliwanag sa'yo. So, I hope, no, natatandaan mo pa. So, yan, yung 200 na yan, pwede mo kitain din, di ba? Like, ang iba lang, join one business center. So, ito, may umakit na 500, that's 1,000. Ito naman is 500, 500, 300, 1,300. So, ano yung small side, 1,000 times 20%? Siyempre, $200, di ba? So, ito naman yung three business center. So, you, BC1, you, BC2, and you, BC3. Okay? So, kung makikita mo dito, okay, magkano income, di ba? Magkano income mo? So, yan, $100, okay? Sa BC3, $100 also sa BC2. Siyempre, aakit yung points, di ba? 1,300 and 1,000. Okay, aakit sa BC1, that's 200. Imagine mo kung three business center ka, that means what? $400, di ba? $400. So, I think, no, baka may mga nag-join lang na one business center pa, don't forget lang na mag-ano kayo, no? Mag-upgrade, okay, to three business center. Because ang three business center ang magdadala sa unlimited income or unlimited, potential unlimited income, okay? So, kagaya ng, you know, mga Ruby, okay, who can earn, okay, $200 to $2,000, okay, in a week. Emerald, potentially can earn $3,000. Diamond, $4,000, one star, $5,000. Pero kung syempre, one business center lang sila, at hindi sila nag-upgrade, they will never get, okay, to Ruby, Emerald, Diamond, one star, so on and so forth, di ba? So, kaya ako, no, I really encourage you na, okay, maka-upgrade ka, okay, usapin ka ng coach, okay, ng mentor mo, or kausapin mo kailan, di ba? And sasabihin sa'yo, okay? So, that's number two. Number three, ito naman yung lifetime matching bonus, okay? So, ito yung meron kang 15%, okay, sa lahat ng mga madidirect sponsor mo. Ako talagang sobrang excited dito na, ang grabe, no? Kapag ako nakasponsor talaga ng, you know, magaling, mas magaling pa sa akin, email, di ba? So, although sabi ko, baka hindi ganun kadali silang makita, pero hahanapin ko yung mga taong yan, okay? Because dito ang nakakatuwa, the more you help, the more you earn, di ba? Hanap ako ng mga tao, natutulungan po. Okay, sabi ko, mag-member ka dito, go, mag-join ka, di ba? Tutulungan ko siya, tutulungan ko din siya. O imagine nyo this week, may isa kumita si Mary, $200, di ba? Okay, si Jill kumita $800, si Bob $600, Jane $400, si Carrie, di ba? Is $1,000. Magkano total income nilang lima? Eh ako natang nag-sponsor sa kanila, di ba? $3,000. Eh, magkano naman kaya ang 15% noon? That's $450. Multiply it by 51, meron kang tumataginting na 20,000+. I mean, you know, malaking pera yan, di ba, in a week. Di ba, additional income. And sabi ko, sure. Sure, passive income to eventually, di ba? Lalo pat itong mga to, nagsipag-diamond. Di ba? Nagsipag-lakihan yung kanilang organization. So, sabi ko, hindi ko pwede itong ma-miss out, di ba? So, kaya naman talaga, isa sa unang-una kong ginawa, okay, sa negosyo, is makapag-sponsor agad ng apat, no? And ginawa kong platinum yung aking account. Okay, platinum para mag-qualify ka sa lifetime matching bonus. So, i-discuss sa inyo na mas maliwanag yan. Okay? So, ito, tinarget ko din ang pag-sponsor ng pag-sponsor. In fact, isa ako sa mga Hall of Famer, platinum, parang platinum creator, okay? Hall of Famer, okay, sa USANA. Meaning, marami akong direct sponsor na kumikita, nagiging successful dito. And isa ako sa may malaking kinikita pagdating sa matching bonus, di ba? So yan, talagang sabi ko, mag-sponsor ako na mag-sponsor. Kaya I really encourage all of you na talagang lalo tayong tumulong sa panahon right now na napaka-relevant natin, di ba? So mag-sponsor tayo na mag-sponsor and let the company reward us, okay? Nang mas malaki pa, correct? So tapusin agad natin yung PPPS, yung Premier Platinum, 1,600 points in 28 days. Siyempre sa company, 56, pero kung kaya mong gawin yan, ng 28 days, di ba, mas mabilis because that will jumpstart your business, okay? So, kasama din syempre sa nakakatuwa, okay, sa ating compensation plan, yung auto-order bonus. Imagine mo, dadami ng dadami yung mga nag-auto-order or yung mga repeat order, di ba? So, sabihin mo sa left side mo, 50 times 100 points this week, that's 5,000 points. Sa kabila, 25 people nag-auto-order ng 200 points. Mga talaga nag-business building yung mga yan. So, 5,000, left and right, oh, meron kang magkano, okay? 1,250, tama? Auto-order bonus. Sabi ko, grabe. Ibang level din yung 250, ha, na additional. Okay, that's more than 10,000 pesos. Malaking pera yan, di ba? Oh, ang maganda ikaw, as a member, entitled ka, okay? Meron kang privilegio na magkaroon ng additional 10% discount on all USANA products kapag magsa-set up ka, okay, ng auto-order sa iyong hub. Okay, kapag ka auto-order, okay,
schedule mo, okay, or week mo. So ano ba yung auto-order na yan, di ba? Ako, nung una parang hindi ko agad maintindihan yung auto-order. Until I realized, oh nga pala, no, talagang business ang pinag-uusapan dito. And serious talaga ako mag-business. Siyempre kung serious ako mag-business, yung rental mo, babayaran mo, tax mo, babayaran mo, mga tao, babayaran mo, okay? Yung mga OPEX mo pang iba, utilities and everything, babayaran mo yan. Huwag ka magbayad ng tubig ilaw, what will happen to your business? Huwag ka magbayad sa mga tauhan mo, what will happen to your business? Huwag ka magbayad ng tax sa gobyerno, what will happen to your business? Isasara yan, diba? So dito, para hindi mag-temporary inactive yung account ko, mag-auto-order daw ako ng 100 points, okay? Sa isang buwan, or 200 points kung gusto kong i-maximize ang business, mag 200 points daw ako. So ano yon? Product. Talaga, product. Hindi ako magbabayad ng, let's say, ng 9,000 pesos or 18,000 pesos sa hangin. Diba? So dito, ano, product. Hindi ako nagbabayad ng 9,000, okay, 17 or 18,000 a month no, sa hangin. Correct? O ano, product, diba, na pwede na nang laklakin, no? So ang goal mo kung bago ka is that, magkaroon ka ng result para yung auto-order mo, personal consumption na lang. Di mo na siya kailang ibenta, family consumption na lang talaga. That is actually dapat, no, yung goal natin. So actually, ginol ko din yan. Kaya kapag may mga product orders sa akin, hindi nagagaling sa aking auto-order, additional na bili ko yan, okay? Additional na bili ko yan. Kasi bakit? Yung auto-order, personal. Kasi ako, okay, malakas ako sa Nutrimil. Nutrimil talaga yung pinitira ko, di ba? Paborito ko kasi yun, no? Pag lalo na yung vanilla, paborito ko yan, okay? Oh, plus yung mga ibang product, syempre. So wala, hindi ako nabibenta ng auto-order. Okay, 200 points. Imagine mo, sa labas, di ba, magkano iyong OPEX, magkano rental, bayad sa tao, ganito, ganyan, hindi ka kumikita. Samantalang to, products lahat. Okay, sa simula, pwede ka magbenta kung gusto mo. Pero ang point is that, talaga, magdidire-diretso ang negosyo mo, tapos product lang din, hindi yung magbabayad ka sa mga tao and yet nalulugi ka. Nagbabayad ka ng rental and yet nalulugi ka. Alam mo yun, product pa rin na pwede mong ibenta eh. So talagang sabi ko, wala talaga sa pagkalugi. Wala ka talaga sa pagkalugi sa negosyong to. Di ba? So, type letter A if you agree with me. Tama? Okay? So, in the truest sense of the word, okay, ganun talaga siya. Okay? Wala ka talaga sa pagkalugi dito. And, oh, imagine mo yan, oh, auto-order pa, di ba? Oh, meron ka pang 10%. Oh, magkano, di ba? So, yan, galingan mo ng galingan dito. Hanggang sa kumita ka ng kumita, magkakaroon ka ng rank. Importante din yung rank, di ba? Bakit mo ito importante yung rank? Siyempre, tatanungin ka din eh, minsan, ng iyong guest eh, ng iyong prospect eh. So, ilang months ka na dyan? Or ano na so far yung rank mo dyan? Because alam at alam din naman talaga nila na sa ganitong industry, ang mga tao, distributor, merong mga rank, di ba? So, if I were you, malaking bagay na paspasan mo, bilis-bilisan mo, mag-rank advance ka, di ba? Okay? Magkaroon ka ng income kung talagang gustong makita, pakita mo lang, di ba? So, ako, sabi ko, gagamitin yung strategy yan. Okay, yung first 3 months, itutodo ko talaga. Papalakin ko yung aking monthly total income. So, may natatanong, patingin niya. Pag may natatanong, oh, tingnan mo, sige, ganun lang, di ba? Pinapakita ko yan noon, di ba? So, sa akin, may disclaimer lang tayo. Oy, kapatid, pinaghirapan yan, ha? Hindi ako sumali dito, tapos tinulugan ko. And yet, meron akong kita na $100, $200, $1,000, okay? So, tinarbaho ko yan, di ba? So, ako, if I were you guys, no, since napakaganda ng ating industry, ng ating business, at ako na magkasabi, yung mga pangarap mo, pwede talaga matupad dito, bilisan mo na. Tama? And when I say bilisan mo, i-approach mo to, okay, na negosyo. Sabi nga ni Eric Worre, you cannot approach network marketing like an employee. You have to have what? An entrepreneur mindset. Kaya kung ako sa'yo, dikit ka na sa coach, dikit ka na sa mentor. Be very, very strategic. Sa mabibilis, sa mga bagong gustong bumilis, pakisulat lang po, dikit-dikit din po sa ating mga coaches and mentors pag may time. Diba? Bilis-bilisan mo kasi talaga sa totoo lang, yung aking first few months, araw-araw yan, exit na lang ata. Hindi, pag Sunday, nakikita pa rin kami ng mentor ko. Araw-araw yan, nakikita talaga kami ng mentor ko. Talagang dikit ako sa kanila. And kung sino man talagang may result, hinahabol ko yung mga yan. Kasi bakit? Ikaw, bata-bata mo, nag-gold ka na. Ikaw, bata-bata mo pa rin, ki-age lang yata kita, pero ruby ka na. Paano yun, di ba? May natanong pa ako, hindi nakatapos ng college, hindi daw siya sure. Na kung nakatapos siya ng college, kumikita siya na magkano, 70 a week during that time, 80,000 a week. Kanya sabi ko, saan na nangyayari sa mundo? Di ba? Nangyayari sa akin. At sabi ko, kailangan kong matutunan yan. Turuan mo ko. Hingi ako ng hingi ng tip. Because gusto ko makopy yung mindset na meron talaga sila. Di ba? So, yan eh, no? Yan. So, ako, ito, ano pa lang sa mga bago, okay, na alam natin, no? Magaling ka sa company mo, magaling ka sa industry mo, magaling ka sa profession mo. Pero alam mo, nothing beats yung experience ng mentor mo. Kung gusto mo talagang, yun na, mapabilis yung 2 years, kausapin mo ang mentor mo na may 4 years experience.
6 years experience, 2 years experience. That is very, very genius of you, strategic of you, if you do that. Agree, okay? So, maliwanag to, okay? So, approach it. Ang hinahidit ng dito is, i-approach mo ang iyong negosyo na ang mindset is pang negosyo. Tama? Yun lang ang point dyan. Okay? So, ngayon, okay, paano ba maging successful dito? Okay, kung titingnan po natin, attitude at attitude, that accounts for 80% at yung skills natin. Syempre, napaka-importante din yan, 20%. Pag wala yan, wala pa rin yung 100% na target natin. Diba? Pag sinabing attitude, okay, so yan yung GLLA, good learning and listening attitude. Okay, and of course, no, yan yung yes coach, yes mentor lang talaga. Okay, siguro kung may nagpabilis din sa akin talaga ng strategy, sabi ko, hindi ko nadadalhin dito yung masyado kong ma-analyze. Kasi mapaparalyze ako dito, eh, di ba? Analysis, paralysis, tanong. Sa akin, tanong na lang ako ng tanong sa coach, sa mentor. Mentor, ano dapat ko pong gawin? Sa palagay niyo po, ganito, ganito. Di ba? Tapos ako, execute na lang, execute. Ganun na lang, kasi gusto kong bumilis eh. Di ba? May mga bayarin ako. Meron akong utang na babayaran. Inaasahan ako ng pamilya. Di ba? So, kailangan ko talaga ng paspasang resulta. And kung kaya naman lang din, kung kaya lang naman din, at kung may strategy lang naman din, kagaya ng pagdikit sa mentor, sa coach, di ba? At magpaka-humble, di ba? Eh, gagawin ko na yon. Di ba? Ikaw din ba ganon? Sa palagay mo, okay lang sa'yong gawin mo yon. Ang nagtuturo sa'yo, hindi college graduate. Ang magtuturo sa'yo, hindi master's, hindi PhD. Pero gold director yan. Pero ruby director yan. Pero director yan. Okay? Pero believer na rin yan. Di ba? Director na rin yan o achiever na rin yan. So, sa akin, I don't care kung bata siya. Di ba? Wala akong paki sa edad. Ang pinag-usapan dito, siya ang mas may alam sa akin. Di ba? Siya ang mas may alam. Siya ang mas marunong. Okay? So, hindi ito ko guys sa trabaho. Ito is negosyo at siya ang mas marunong. So, ako, ganun na lang, di ba? So, ABCD of success. Okay, one is attitude. Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Okay, gas-gas na yan, di ba? Sinasabi, which is actually, that holds true naman talaga. And forever, it will hold true, di ba? Yung attitude na yan. Kasi, ako, pag sinabi sa akin, sa totoo lang, no? Takot ako sa mentor ko, takot ako sa coach ko, kaysa sa boss ko sa trabaho. Pag yung coach ko, sinabi niya, Doc, dala ka ng lima bukas, dala ko ng limang katao, yes coach or yes mentor. Okay? Ganun lang. Okay, tapos, oh, may ikot ang puwet ko, saan ako kukuha ng lima bukas? Ng limang tao, lima? Limang tao, saan ako kukuha? Saan ako kukuha ng limang tao kinabukasan? Pero alam mo yon, since nag-yes coach muna ako, nawang aking brain umaandar. Nag-yes na ako eh, napasubo na ako eh. Sino, sino, sino? Yung utak ko ang sabi, sino, sino, sino? You have to bring 5 people tomorrow in the Makati office. Di ba? So, ganon. Ang iba kasi pag tinanong, oh, sabi ng mentor, dala ka ng 5 bukas. Ganon eh, di ba? Sa halip na, yes, coach, yes, mentor. Pag ganon ka, ang tagal, di ba? Ang tagal ng resulta. Ganun lang po yun. Ang tagal ng resulta kapag ganyan tayo. Ako, sabi ko, basta mentor ha, wag lang yung patatalunin mo ko sa tulay. Wag lang yung papakainin mo na ako ng apoy. Siguro, hindi ko magagawa talaga yon. Pero kung papagdahin mo ko ng mga tao, ganyan, sige, papuputukin ko ang utak ko. Papuputukin ko ang isip ko na mga scripts na pwede kong gamitin para mabenta ko yung pagkikita namin kinabukasan at magkita kami sa Makati. Ganun lang, di ba? Ganun lang yon. So, ako, takot ako sa coach, takot ako sa mentor, in a sense na talagang I really look up to them. I really look up to them. Ito kasi ang problema minsan ng iba, you know, habang ikaw ay tumatagal na dumidikit ka sa coach, sa mentor, at ina-accommodate ka, nagkakaroon ka ng familiarity. Diba? Ako na magsasabi sa inyo mga kaibigan, huwag na huwag niyong i-allow. Mindset lang yan eh. Huwag na huwag niyong i-allow yan, mga familiarity na yan, or mga over-familiarity na yan. Because it can be your worst trap. Okay? Pwedeng yan ang trapper mo. Diba? Sa success mo. Kasi bakit? Wala eh. Hindi ka na coachable eh. Hindi ka na trainable. Hindi ka na mentorable. Tama? Ang tingin mo na lang sa coach mo is parang kagaya mo na lang, di ba, na, you know, magka-level na kayo. Ako, never. Never. Many times nagkasama kami ni Mentor Ed. Nakatulog na ako sa bahay nila. Nakita ko na si Mentor Ed, natutulog na kanganga. Pero alam mo yung, naku, si Mentor, paano kagaya ko lang naman din to? Eh, natutulog na kanganga, ganyan, ganyan. Ako, hindi. Never. Never kong inalaw. Makarating sa neurons ng utak ko, yung word na familiarity with the coach or with the mentor. Okay? Oo, talagang hanggang ngayon, nagpapakots ako, nagpapamentor ako. Ganyan lang talaga kasi sabi ko, sila nga eh, meron silang 15 years, 10 years, yun pala, kalawak na karanasan, di ba? I don't wanna deprive yung business ko ng wisdom ng mga taong to, sila mga magagaling dito.
Diba? So, utak lang yan, mga kapatid. So, kung ikaw bago, pakinote, dikit ka. Okay? Sabi nga nila dito, sipsipin mo yung nalalaman ng mentor mo. Diba? Sa hinahaba ng experience niya. Like, for example, if you have diamond na coach or mentor, hindi mo yan nilalapitan, hindi mo ina-approach, naghihintay ka na siyang lalapit sa'yo. Guys, then, ang haba ng tinakbo niyan, diamond. Ang dami ng niran niyan, ang dami ng naranasan niyan. Hindi na basta ang wisdom niyan. Grabe ang experiences niyan. Kung mautak ha, eh dikit ka na dyan. Tama? So, yun naman ay kung ako sa'yo. Kasi 10 years na ako dito eh. Somehow, alam ko na yung kaalakaran eh para mas mapabilis ang takbo ng negosyo ng isang nagsisimula dito. And you know that attitude, yung humility to accept. Diba? Right? Minsan pa ganito yan. Okay? Sometimes yung mga ganito. Eh kasi naman Doc Edo yung aking coach, para mas magaling pa ako mag-English sa kanya eh. Ano ka ba? Hindi naman to English class. Diba? Hindi naman, guys, alam mo yon, multiple intelligence na pinag-uusapan natin dito, ang talino ng tao, hindi nasusukat yan pagdating sa husay mag-English. Ako, I memorized almost 1,000 rules of grammar. Diba? Oh, tapos nakita ko dito, pwede naman pala hindi mag-English dito eh. In fact, mas naunawaan pa nga ako pag hindi nag-English dito. Hindi pa nga ako nahihirapan, hindi pa nga dumudugo ang ilong ko. O, di mas masaya dito, imagine mo. Pero mayroong iba dito na parang mali-mali yung grammar ng coach, ng mentor, gano'n. Ano ba yan? Tinitin mo yung kanyang grammar, ganyan. Misa ko nalita mo, si coach ba talaga ikumikita? Ba't parang ang buhok niya sa buhok? Baka naman hindi na nakapag-supply, alam mo yung gano'n. Ang tingnan mo, yung sagot sa mga tinatanong mo, nakakasagot siya eh. Alam niya eh, alam mo yon. So ang sa akin gano'n lang, kasi minsan parang nagiging masyadong trivial. Ako hindi. Ako sa akin, wow, grabe, gold ba yan? Sige, may kinig ako. May kinig ako kasi gusto kong malaman ang mindset niyan. Paano yun na gold? Wow, grabe, ruby ba yan? Oh, grabe, mas matindi siguro yan. Ruby yan eh. Alam mo yun? Paano yan? Emerald? Oh, grabe, emerald. Kumita na ng $3,000. Ako, ganun lang. Ganun lang yung patama ko dyan. Hindi ko kinocomplicate. Wala akong tinitin ng iba pa. So yung iba, nagkakaroon na ng ganung problem, no? So ako, if I were you guys, siguro, no? Baka minsan ang kailangan lang is balikan mo. Okay? Check mo, no, yung heart mo, yung humility mo. Baka mamaya hindi ka na talaga coachable, trainable. Baka parang feeling mo, maraming alam mga coaches dito. Maraming alam mga nerd dito. So, if you look at this, okay, ito nga, no, yan, oh, nung meron pa, sinawala na eh, nawala na yung isang major award eh, diba? Pero narating, naabot yung major award na yon. And imagine mo, diba, pictorial, inaayos ni Mentor Ed and Mentor Shane yung aking bow tie. Okay? So, sabi ko, grabe, totoo. Behind every mentee success is a pushy and strict multi-millionaire mentor. Napatunayan ko yan, di ba? Buti na lang, pushy. Okay? Kasi si Mentor, concerned push to eh. Dok, ang income mo, huwag mo pababayaan. Oh, Wednesday pa lang, dok, ang income mo. Oh, Thursday, dok, ang income mo. Ba't ganito income mo, di ba? Oh, Thursday, ay, napaka-pushy ng mentor ko. Kaya talagang, you know what, looking back, grateful ako. Kaya nga, oh, now, I'm reaping, okay? Now, I'm reaping the fruits of their tough love mentorship. Kaya itong sinasabi dito ni, ano, ni nitong tao na to, nung sabi niya, you know what, if someone corrects you or gives you feedback, no matter how inappropriate you think their approach is, always appreciate them. It means they're concerned about you and just want to see you improve. Those who tolerate us or let us do whatever we think is right, okay, are not our friends or not our coach, not our mentor. They'd rather see us fail and continue doing things the wrong way, diba? Since our growth is not in their best interest. Not everyone has the guts to tell us the truth, and sometimes those who criticize us are the ones who care. So drop your ego and acknowledge your weak points. Tamang-tama po yan. Okay, sino nag-agree dito? Type 100% if you agree na tama yan. Tama yan. So ako, noon, pag ako may ginawa, nag-training ako or ganyan, naalala ko noon si Mentor Shane. So sabi niya, Dok, dapat ganito yung ginawa mo. Dok, dapat ganito ang sinabi mo. Dok, dapat ganito. Parang feeling ko, grabe na, parang wala akong ginawang tama. Alam mo yung ganon, di ba? Pero alam nyo ba, sobra akong thankful na ganon ang coach ko. Kasi ang sabi niya, kasi Dok Edo, pag hindi ko to sinabi sa'yo agad-agad, at nakalimutan ko, at makalipas to't ganyan, yun at yun pa rin, di ba? Ang pwede mong ituro, pwede mong sabihin, or pwede mong approach. Imagine mo yun, di ba? Wow, si Mentor Shane, hindi to nag-masters. Wow, hindi siya nag-PhD. Pero imagine mo, di ba, kung i-correct ako, ganun-ganun. Pero alam nyo, okay, sa mas mabilis na panahon, in-accept ko talaga yon. Sabi ko, bakit? O, yun na naman, Edu.
oh, mag-i-entitlement ka na naman, porque ikaw ay ganyan-ganyan. Oh, dadahin mo dito yung ugali mo sa labas. Oh, porque ikaw mas marunong, ikaw may PhD. Hindi yan ang obra dito. So I was talking to myself. Hindi yan ang obra dito. Tanggalin mo yan. Diba? Tanggalin mo yan. Kung gusto mo magka-resulta, susundan mo yung coach mo, yung mentor mo. Thankful ako, grateful ako na si Mentor Shane ganyan yan sa akin. Si Mentor Ed ganyan sa akin. Pada may makita sa akin ang i-correct, kino-correct nila. Okay, di ba? Ako grateful ako kasi minsan sa totoo lang, no, baka naninimbang sa'yo ang coach mo or yung mentor mo. Dapat hindi ganon. Dapat ang coach mo or mentor mo hindi maninimbang sa'yo. Dapat at all times, pwede siya magsabi na, okay, you know what, Lilibet, okay sana, kaya lang meron mga dapat improve, may mali ka sa ganito. I mean, kahit hindi, piling mo hindi professional ang approach, piling mo napaka-unethical ang approach, ang tingnan mo, may sinasabi siya, may tinuturo siya sa'yo eh. Diba? O sige, huwag ka magpaka-humble, magpaka-humbug ka. Eh, kumusta naman yung resulta mo? Di humbug din yung result mo. Itlog ganyan, diba? Zero yan, tama? So ako, sa akin, babaguhin ko. Sige po, i-improve ko. Okay, and you can ask Mentor Shane, diba? At siya nakakapagsabi na, sabi nga nila noon, is Doc Edo talaga nga nila, parang close to perfect na yata po in associate. Kasi, kada sabihin namin, talagang sinusunod talaga. Okay, ayaw may resulta eh, diba? So ako, ganyan talaga ako mag-isip, guys. Okay, hindi ako tumitingin sa kung ano yung upline, diba? Mag-English man or what, hindi ko siya kagaya, etc. No. Ayaw ko sa trivial. Sa akin, narating na yan eh. May alam siya eh. Doon tayo. Logic pa rin, diba? At the end of the day, logic pa rin. Okay? So, belief level, okay, nakita ko. Company, industry, complant, products, check lahat. Eh, wala na akong issue. Researcher ako, na-check ko na lahat yan. I did my due diligence. Sa sarili ko, baka may duda ako. Yes, that's true. Pero nandyan ang coach and mentor, okay, para tanungin ko. Para ako mag-grow dito. Diba? Okay? Kasi naniniwala talaga ako, pag ang belief level ko affected or mahina, hindi talaga ako makaka-on the spot. Hindi ako makakapagpa-join. Guys, tingnan nyo, diba? Usually, iniisip natin, yung mga pag-on the spot, pag-sponsor, diba? Parehas na naman na quality yung guest natin. Parehas may credit card, parehas may kakayanan. Pero, na-on the spot mo. Pero hindi ko na-on the spot mapa-join. Hanggang hindi ko talaga napa-join. So, anong difference? Diba? Ikaw, grabe yung belief level mo. Naniniwala ka talaga na nagpo-provide ako ng solution. Ang dami niya problema. Ang ganyan. Alam ko talaga makatulong tong company. Kaya ako, may duda ako na, naku, paano pag hindi siya naging successful dito? Naku, paano pag, ba ako pagtawanan nito? Baka sabihin niya, baka mag-friendship over kami, diba? Kapag pinus ko siya dito, walang mangyari sa kanya, ganyan. E samantalang siya, ito nakapagpa-join na itong iniisip niya, grabe, grabe ang company, sobrang swerte niya, kaya nakausap ko siya, kakausapin ko siya, sobrang swerte niya, imagine mo, sabi ko sa niya, go na tayo, enroll na kita, send ko na yung link, send ko na yung enrollment link, tama? O imagine mo, kaya mong sabihin yon because wala kang objection or wala kang rejection. Normally sa mga tinuturo, ang objection, handling objection, sa mga objections ng mga guests, objections ng prospects pag nasa presentation. But you know, kaya minsan ang hina natin sa sponsoring, not minsan, kundi most of the time, may hina tayo sa sponsoring, may problema tayo sa belief level. Diba? Meron tayong mga cobwebs. Yung ating belief pababa, may mga sapot-sapot tayo na ini-entertain. What if? Kasi itong taong to, marami na itong pinagkakakitaan eh. Patay! Diba? O, marami na itong pinagkakakitaan eh. Paano mang tumawa on the spot? Diba? Itong taong to, parang hindi naman to believer ng supplement eh. Patay na naman tayo dyan. Hindi na naman natin mapapajoin to kasi bakit? Nauunahan tayo ng mga sapot, diba? Yung mga cobwebs na yan. Na actually, is what? It boils down sa fear and doubt because meron tayong belief problem. Diba? So ako, tingnan nyo ha, okay, researcher ako. Okay, professor ako ng research. Siyempre, talagang mag-i-investigate talaga ako. Oh, i-investigahan ko eh. Wala akong nakitang mali eh. Totoo talaga eh. Diba? O kami, nagpunta pa kami ng Amerika, nakapunta pa kami ng US, nakita ko talaga yung planta, etc., product, paano ginagawa natin. Eh, wala talagang mali eh. Talagang kung ano nasa video, kung anong sinasabi yun, talaga yun eh. Diba? So guys, no, what are you going to do? Borrow belief from us. Borrow beliefs, okay, from us. Okay? Kasi kami 10 taon na dito. 9 years na kami, 8 years, 7 years. Borrow beliefs from us. Napakarami nung kumikita nyo yung mga accomplished professionals, including yourself, nandirito. Diba? Kung may lokohan dito, hindi naman ganun siguro kadami ang maluloko. Diba? So what does that mean? Legit na legit. Pakitat naman ang word na legit. Okay? Diba? So antindi lang. Okay, next. Okay, commit.
commit ka saan, okay, commit ka sa mga pangarap mo, okay, magko-commit ha, dapat ay committed ka sa mga pangarap mo. Hindi yung committed na naging narrow. Diba, no, mag-yusana, ala, lalo naging narrow, okay, ang perspective sa buhay. Dapat committed ka sa mga pangarap mo, committed ka sa growth mo, committed ka sa mga challenges because challenges ang magpapaganda, okay, ng success mo dito. Tama? Doon tayo natututo. So pag sinabing commitment, ito yung, oh, may training tayo ha, may training tayo. Or yung goal ha, kunin natin guys ang goal natin. O anong sagot ng isa? I'll try. Okay, I'll try. May training daw. Okay, I'll try to attend. Yung I'll try na yan, that is a polite way of saying no. Diba? Naging polite ka lang to say no. Pero actually, wala. Zero commitment yan eh. Diba? Meron naman, oh, I'll do my best. Okay? Or meron naman, oh, I'll do whatever it takes. Pero alam nyo, ang pinakamatindi dyan, yung tipong, okay mentor, consider it done. Okay? Oh mentor, oh, I'll do whatever it takes and consider it done. That's it. You can, may kita mo ko sa training, andyan ako, maaga pa. Okay? Or, tatapusin ko yung aking goal. Okay? Yung mag-hit ako ng platinum, I'll finish that this week. Diba? Okay, yung tatapusin ang taon na to, the last 11 weeks, okay, very, very strong. Oh, I'll do that. Okay, given yan. Okay. Andyan ako mentor, kasama mo ako. Okay, talagang hahataw ako. Commit, no? Commit. Okay? But more than to anybody, mag-commit ka saan? Sa pangarap mo. Commit to your dreams. Pero dapat ganyan panahon, talagang a financially literate person like me, talagang hinahataw talaga to. Hinahataw talaga to because walang gantong opportunity sa labas. Okay? Or sabihin ko, walang gantong katatag at walang gantong katino na opportunity sa labas. Diba? Okay? So do you agree with me? Okay, type A if you agree. Diba? So commit lang talaga tayo. And, okay, discouragement. Okay? So attitude, belief, commitment, discouragement. Yan yung mga ABCD, diba, ng success. So talaga naman nandyan ang discouragement. Okay? Nandyan talaga yung, oh, usapan ninyo, a-attend siya ng training or nakikipagkita sa sayo sa Zoom, pero sininsoon ka, okay, inindian ka, hindi siya nagpakita, ganyan. So, anong sabi? Next lang, di ba? Next lang. Ina-expect mong mag-join, di ba? Hindi tumunok, hindi nag-join. Di ba? Kaya nga sabi, SW3N, some will join, but some will not. Okay? And some will wait. And so what? Okay? Next. Next na. Di ba? Next ka na. Okay? Next prospect ka na. So, ganun po yun, okay? So, huwag kang magpapadiscourage because pag napadiscourage ka, eh, ano yan, self-sabotage yan. Ano pang opportunity, di ba, ang pupuntahan natin? Correct? Di ba? So, kaya sabi ko, eh, dito na ako kasi the fact na ito, napapamana to, di ba? Legacy business to. The fact na ganito yung grabe, no? Alam ko, basta ako lang ang kailangan mag-improve. Ngayon, may mga ganito pa ako, mga discouragement kanya kasi hindi pa ako ganun kagaling. Hindi pa ako ganun katrain. Pero, anong gagawin ko? Sa panahon na di-discourage ako, lalo akong lalapit sa coach ko. Lalo akong lalapit sa mentor ko. Lalo akong lalapit sa mga trainings ko. Lalo akong maging proactive sa negosyo ko. Tama? And also, di ba, wag mong ibabase. Ito ang mistake ng marami. Wag mong pagbabasihan yung excitement mo sa resulta mo kanina. Alam mo yon sa resulta mo kanina. Wag. Okay, kasi sa simula talagang up-down, ganun pa yung trend ng income eh. Alam mo yun, gumaganon pa yung income eh. Eh, paano kung hina yung income mo kanina? So, pabebe ka ngayon sa business mo? Diba? Dahil, shucks, yung target ko ng 600, naka $100 lang ako. Alam mo yon? Hindi ganon, okay? Wag mong huhugutan ng excitement yung resulta mo, yung mga previous results mo. So, anong hugutan mo na excitement, okay? Para, you know, hindi ka na-discourage. Okay, yung future. Kaya nga sabi ko, borrow excitement from the future. Ano yung future mo dito? Lahat ng siniset mo, lahat ng mga pangarap, imagine mo ako, wala kaming bahay, wala kaming lupa, wala akong property, ang dami kong utang noon, imagine nyo. Sabi ko pag binabalikan ko, grabe yung 10 years ko sa industry na ito. Grabe nung mag-decide ako. Grabe nung sinabi ko na, bato kayo paniniwalaan, I'm not discouraged. O Edo, nagpaloko pa sa ganyan, ang mga ganyan, 5 years lang. Alam mo ba, sabi sa akin 5 years lang, isip-isip ko, hello, sino yung sabi sa yung 5 years to, nag-iusana ka ba? Nag-attend ka ba ng training namin? Hindi naman na. So, anong alam mo? Diba? Maybe you are referring to other companies. Diba? But, you know, I will not believe you. Of course, hindi ako nagsasalita ng ganun sa kanila. I mean, hindi ako sumasagot. Pero, isip ko na lang no, habang pinaprocess ko. Diba? Sa akin, diba? O, eh, doon, no, magpapaniwala ka dyan. Ganun ako eh, diba? O, sayang naman. Okay, ang laking kawalan mo. No, ganyan-ganyan ka. Huwag kang pumunta sa ganyan. Hindi magandang industry ang mga ganyan-ganyan. Alam mo yun, diba? Okay?
So baka meron kayong mga narinig, mga MLM bashers or mga MLM haters na hindi naman mga nag-MLM or wala naman naging resulta sa MLM, please, huwag kayong papatak sa bitag ng mga taong ganon na ang daming sinasabi against network marketing, okay? Eh sila nga, di ba, hindi naman sila naging successful dito. Or, sino ba talaga ang may diferensya, di ba? Sa mga taong nagsasucceed at hindi nagsasucceed dito. Tama, right? It's not about the company, it's not about the product. It's, of course, those are good factors. But at the end of the day, it's you, it's me, diba, na magkikreate talaga ng result. So huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi ng kung sino-sino. Kasi ako, sinasabi ko na, eh, ang company nga na to, imagine mo, oh, 16 years na, nung time ko na ako yung nagsimula dito, or 17 years na. Oh, or I think 19 years na nung time na yon, diba? Oh, ngayon, imagine nyo, 12 years na tayo sa Pilipinas, diba? Hindi tayo nadidisrupt, patuloy tayong lumalakas, patuloy tayong nakikilala. So sabi ko, oh, imagine mo, Edu, kung nagpautu ka sa mga yon, kung naniwala ka sa mga negative ng mga tao dyan, di ba? Na mga malalakas din ang personality. Sabi ko, oh, malakas ang personality mo. Ako, malakas ang utak ko. Di ba? Di ako may niwala sa'yo, di ba? So guys, napakitype naman ang word na utak because importanting logical tayo, okay, sa ating approach sa business. Utak po ang ating gagamitin dito. Okay? Sa mga bago, di ba? Talagang marami kayong mga may experience o may encounter na mga challenges. Wala nang bago. Na-encounter na namin lahat yan. Okay? Na-encounter na namin. Pero kami nagdire-dire-diretso lang. So ako, okay, ang advice ko sa'yo, dire-diretso lang. Huwag naman kang magdidikit sa mga training, sa mga coaches, okay, sa mga mentors. And always, always, always be excited, okay? Because salespeople who are excited earn 80% higher than their counterpart. Hindi ko lang makita kanina ang source ko nito, but nabasa ko na to many times, okay? So yan ang sinasabi. Salespeople who are excited earn 80% higher than their counterpart. So napaka-importante ng excitement, okay? Kasi bakit, no? Yan ang bibilhin din sa'yo, no? BYBO, buy you before opportunity, they will buy, okay, your excitement. Diba? Sa'yo sana, actually, akala nila, grabe si Doc Edu, grabe, parating excited, para siyang excitement at tinubuan ng tao. Para siyang excitement at tinubuan ng mukha. Eh, ang totoo nun, introvert nga ako eh. Diba? Pero sabi ko, kaya ko din maging excitement, diba? I'll train my mind, okay? I-develop po ang skill na exciting, no? Or ma-excite or excited, diba? So para alam mo yun, kahit maraming challenges, diba? Kasi hindi naman negosyo, hindi ko naman negosyo na sabihin ko sa aking guest na, you know what, down ako ngayon. Sobra akong down na dahil kong challenges. Hindi yun ang negosyo ko. Ang negosyo ko dito is makita niya na maganda and yung aking energy, diba? Yung excitement ko is malaking bagay yan para mapag-join ko siya on the spot. So, logic lang po, no? Logic. So, it's not always na excited ka lagi-lagi, excited ka araw-araw, but that is a requirement, okay, of success dito, di ba? So, go lang tayo and, okay, focus no matter what, okay? So, maraming distractions. Sabi ko nga, huwag na tayong makisawso sa politika. Ganyan, focus tayo sa ating business. 7 months to 10 months to 1 year ang pwede maging distraction sa'yo sa bagay na yan. And pwede kang maging gold, ruby, emerald, diamond sa 1 year na pwedeng masayang. Kaya utak lang, magpaka-focus tayo. Okay? And, okay, huwag na tayong maghanapan ng kung ano. Huwag na tayong tumingin pa sa iba. Nandito ka na sa USANA. You are with the best company. Okay? Gayahin mo ako. Dito na ako tatanda. Ang buhay ko, dito ko nadadalhin, ibibigay sa company na to. And I make sure, yan nga, yung follow one course until I succeed. Diba? Okay? Until I reach more and more successes dito. Diba, no? So, focus lang tayo. Go, go, go. Lahat tayo magpakatanda dito. Dito tayo tumanda. Because this is a company that will outlive all of us. Okay? Yan. So, set goals para ate. Okay? Yan. Maraming klase ng goals. Personal development goal. Income goal. Leadership goal. Diba? Attitude goal. Diba? Lahat ng yan. Skill goal. Okay. Tuturuan ka ng coach and ng mentor mo dyan. Okay? So, itong 7 skills na to na sinasabi ni Eric Worre. Okay? Ito lang talaga. Okay? Ang iniikutan natin na pag na-master natin sa skills, no, yung 20%, grabe talaga. Yung tama na yung mindset mo, yung attitude mo. Tapos na-develop pa po itong mga skills na to, eh grabe. Diba? So ang assignment ko sa inyo, okay, yung iba for sure nagsimula na prospect list. Okay, yung iba, you know, hindi na ganun sineseryoso ata ang prospect list. That is why yung resulta hindi na rin seryoso yung pumapasok sa bank account. Diba? Ganun lang yun eh. No? Seryosohin mo to. Okay, seryosohin mo to. If there's one thing na dapat sobrang consistent ka, marating mo yung level namin, di ba? Okay, at kami din magdire-diretso, babalik pa rin kami dito. Ikaw, pupunta at babalik ka rin dito.
if you want ruby, emerald, diamond. Okay? So yan. Okay, sabi dito. Okay, yung man. May money or means. Letter M. May authority. Diba? A. Okay, at saka network. Diba? Man. Pero ako, sabi ko, wag lang man. Dapat manu. May U. May U. Ano yon? Utak. Diba? Ito yung mga prospect na smart na pagtanong mo, tapakmatay sa trabaho mo. Ba't ang sipag-sipag mo? Eh kapatid, gusto kong kumayod. Eh kapatid, may pangarap ako. Eh kapatid, may goal ako. Eh kasi kaibigan, may ganito ako. Yan, may utak yan, di ba? Klaro sa kanya kung anong gusto niya, di ba? So sa akin, dagdagan mo ng you. Ito yung mga taong smart. Sila din yung mga quality associates. Okay, na darating sa organization mo, di ba? Huwag lang yung mga walang ginagawa, na mga tamad. Okay, kung sino na yung available, ganyan, huwag. Okay, piliin mo talaga intentionally, di ba? So para kang CEO na nag-hire. Okay? Ng mga chief executive mo din. Correct? Okay? So, piliin mo talaga yung mga malulupit. Diba? So, for sure, marami kayong ganyan, unahin nyo sila. Okay? So, ganito usually yung format niya, name, contact, tapos check, 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 kung M, kung A, kung N, diba? And then notes, okay, kailan mo nakausap or kailan ng presentation, ganyan. So, ito mga to can be your childhood friends, your schoolmates, okay? Yung mga colleagues mo or kasama mo sa org, religious affiliations, neighbors, relatives, okay, others, yan, di ba? And marami ka mga pwedeng scripts na gamitin, okay, kapag ka mag-i-invite, di ba? So, agaya ng mga ganito, yan, hindi ko na ito babasahin, hindi ko na ito iisa-isahin, okay, pero tuturuan ka for sure, okay, ng coach mo or ng mentor mo, even kung paano ito sabihin, kung tawag ang gagawin mo, or kung ganyan yung inyong, you know, conversation, okay, sa GC nyo or ano yan, at least may idea ka na, di ba? Kung paano, business approach, product approach, or consultative approach, or consultant approach, okay, nandiyan na, makikita mo na lahat yan. Oh, di ba, no? Ang galing na, pag kumatan ka ng training pala, lahat ang dayong matututunan dito, right? So, ganon, right? Kaya, mga kaibigan, okay, again, etong mga to, okay, ito doon natin, galingan natin. Next week, okay, is, hindi tumik na papasok, kundi yung sunod is our event. Okay? So, event natin yan sa USANA, convention natin in a form of, you know, web series, di ba? So, make sure umattend kayo doon para yung belief level mo sa company lalong tumaas, di ba? Lalong tumaas, lalo kang ma-amaze because ako, hanggang ngayon, amazed talaga ako sa company na to. Okay? Para pa rin akong bagong-bagong-bago dito. At ako pa rin talaga yung proud. Parang day one, di ba? So, okay, definitely yan. So, again, no, welcome sa lahat sa mga bagong associate natin na umattend. And bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko lang iwan sa inyo ang kwento nitong dalawang palaka na to. Okay? Yan. So, noong unang panahon, Nox, okay. Noong unang panahon, okay, may batang makulit. Okay? Sabihin natin ang pangalan si Ana. Yan ang nakita ko dito, no, si Ana. Okay? Makulit pong si Ana. So, sa kanilang lugar, no, sa kanilang village, ang dami talagang palaka, no, during rainy season. Itong si Ana, likas talaga na, no, curious. Bata, you know, curious. So, sabi niya, okay, hulihin ko itong mga palaka na to. So, humuli siya na isang palaka. Ano kaya mangyayari kapag nilagay ko to sa kaldero na may tubig? O, di nilagay niya. Okay, lumalangoy lang naman. Okay, nakita niya. Lumalangoy pala ang palaka. What if ilagay ko itong kalderong to kung saan nandito ang palaka? Sa apoy. Ano kaya gagawin itong palaka na to? Okay, at habang isinasalang niya dyan, kumuha siya ng isa. Okay, na palaka. Diba, itong pangalawang palaka na to, alam mo ba, pagkalagay na pagkalagay dyan, agad-agad, tumalon. Okay, tumalon siya. Okay, anong sabi niya? Mainit. Ayaw ko dito. Mainit, mamatay ako. Tumalon agad siya. Okay? Eh, itong isang palaka na to, parang chill lang. Although alam niya umiinit na, parang ayaw niyang tumalon, inisip niya kung umiinit, iinit pa ba kaya? O baka ito na, kaya ko pa to. Kasi pagtatalon ako, matatapon yung juice. Kita mo po ba yung juice? Yung orange juice na iniinom niya? Diba? Yung hawak-hawak niya. Matatapon to eh. Sayang to eh. Diba? Hindi pwede. Okay? So, ano? Naku, pero nakatalo na yung isa. Pero hala. Naku, umiinit na. Naku, grabe ano to. Napapaso na. Hanggang na-release niya, kailangan niyang tumalon. Okay? Kasi bakit? Mamamatay siya ng hindi oras, no? Mamamatay siya na wala sa oras. Okay? Anong ginawa niya? Tatalon siya. Pero nung tatalo na siya, pagkapit niya dyan sa lid, okay, ng kaldero na yan, narealize niya, wala na siyang energy, narealize niya din, wala na, di ba, yung paa niya, okay, wala na ding force, yung kanyang paa. Then what happened?
di siya nakatalon na matay sa dyan. Okay? Namatay sa dyan. My dear friends, ladies and gentlemen, bakit ko sinishare sa inyo yung kwento na yan? Okay? Alam natin guys, no? Yung nangyayari sa panahon ngayon, alam natin ang sitwasyon ngayon, lalo na sa bansa natin, sabay-sabay ang challenges, di ba? Sa trabaho, pwede kasabay ang challenges. Sa family, pwede kasabay ang challenges. Pero guys, no, nakita niyo itong opportunity na to na nakita ko din 10 years ago. Nung nakita ko to, malaki ang sweldo ko, okay ang sweldo ko, okay ang trabaho ko. Pero sabi ko, pwedeng, you know, kulang ang pwede kong kitain, okay, in the future. Paano pag nagka-challenge na naman, di ba? So sabi ko, magsisimula na akong magnegosyo ng part-time. What did I do? Ginrab ko, di ba? And who would have thought, okay, after 10 years, magkakaroon ng pandemic, di ba? Magkakaroon ng pandemic, magkakaroon ng challenge, okay, na matindi, right? So you know what, no? Pag binabalikan ko, sabi ko, buti na lang talaga, okay? Nag-join ako dito and eventually tumalo na ako. Nag-focus na lang talaga ako sa iyo sana, right? Hindi ako yung nag-stay at nag-isip na lang na, okay, mag-join ba ako? Or kaya, go na lang ako dito sa trabaho, dito na lang ako. Or kaya, nasa iyo sana ka na. Pero, hindi mentor, hindi coach, chill lang ako dito. Chill lang po ako dito. Basta hindi po ako mag-quit, chill lang po ako dito. My dear friends, okay? Sa panahong ito, importante yung oras, importante yung urgency. Gusto ko lang itanong, aling ka dito? Ikaw ba yung palaka sa letter A? Okay, na naghihintay, nag-iisip kung hahataw, kung tatrabuhin, kung seseryosohin, or kung mag-join sa USANA, alam mo yung ganon? Or ikaw yung letter B na paspasan mo because hindi mo alam kung anong pwedeng challenges, anong klaseng apoy meron in the future, okay, ang maranasan, maging challenge mo, hanggang sa, okay, klarong-klaro sa'yo, aalis ka na sa trabaho because malaki na yung org mo, malaki na ang income mo dito, solid ka na, etc. Congratulations everyone, okay? Congratulations, and syempre, lalong-lalo na sa mga bago natin, for choosing letter B. You deserve the best in life. You deserve to be a star diamond of the company. You deserve na makuha mo yung mga pangarap mo. Tara na, tulungan natin ang mga tao sa labas. Let's share the product, let's share the opportunity, and let's, okay, live out our dreams. Thank you so much, everyone. God bless and congratulations.